Hello po mga kabahay at magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Quezon City po, malapit po sa Commonwealth, malapit po sa may FEU, malapit po tayo sa may Visayas Avenue rin. And meron po tayo ditong 8 units po, pero isa na lang ang available natin dito. I-check ko po kung magkano na po yung updated price, kasi before, last 2020, ang presyo lang nito is mga 6.6 million, but since malapit na siya matapos and I think nag-price increase po tayo dito, no? So update ko kayo kung magkano na lang po yung price ng pinaka last unit natin. So sa 8 units na to, pakita ko lang po sa inyo ulit, no, yung kanyang mga gawa. So maganda rin po yung mga gawa ng ano natin, developer, kasi most na ginagawa nila is mga Quezon City projects po. Now, and ganito rin yung mga itsura. So, ito po yung papapakita ko po sa inyo. Bali, ito yung parking space niya, isa po. Yan. Kasya dito, mga malalaking kotse din, no? Mga SUV. Pwede rin yung mga van, no? Malalaking kotse din. Kasi mahaba yung ano niya. Yan, tingnan niya po. Tapos may gripo na rin doon, then may outlet na rin. Okay. Now, pupuntahan natin yung ating loob. So ito po yung facade niya. Okay. And ang available na lang is itong unit na to, itong isa. Pero ito lang yung ma-open natin as of now. So almost pareho lang naman din sila ng sizes. So first, ito yung ating living area. Then we have our hagdanan papunta sa ating taas, right? Ito po. Then over here po is our toilet. Medyo madilim lang kasi wala tayong ano pa, bulb na nandito. Then, ito medyo madilim kasi wala tayong ilaw. Pero nandito na yung upper and lower cabinet natin sa apart na to. Tapos, pwede ka rin maglagay dito ng dining area, no? Then, dito po is pwedeng pang maids quarter. Kasi meron na rin siya ditong toilet. Naku, ang dilim. Sorry po, mga kabahay. At madilim po dito at wala po tayong bulb. Tapos dito po is sliding door. Dito naman po is our dirty kitchen and laundry area po. Diyan natin yan nilalagay. Alright? So at least nakita nyo lang po yung ating layout. So maganda rin yung layout kasi nandun yung living area. Tapos dito yung dining or kitchen mo. At least tago. Diba? Yan yung mga gusto ko rin, yung hindi nakikita yung aking kitchen. Diba? Kung magluluto ako at madumi ako magluto, at least. Diba? Now, papunta naman po tayo sa taas para makita po natin yung ating mga rooms naman. Ito yung hagdanan natin. Ganito kataas yung ating ceiling. Okay. Ito tayo. Now, ito yung hallway natin sa ating mga bedrooms. So, pagtaas mo, una nyo pong makikita is our toilet and bath. Yan. So, common po yan, toilet at bath natin. Okay. And now, dito sa area na to, 2 bedrooms, and then yung isa is our master bedroom. So, first, dito muna po tayo sa ating first bedroom. Okay.
Tapos may cabinet na rin siya. Diba? Actually, mataas yung ceiling nito, no? Kaya maganda rin. Ito, ito po yung ating cabinet. So, built-in cabinet na po ito. Yan. Now, proceed tayo sa ating pangalawang room. Ito. Malaki rin to. So, kahit double bed or kahit nga queen size eh, pwede dito. So, ito po yung ating cabinet. Mataas yung cabinet natin. Naka-built-in na rin yan. Okay po. Tapos, meron tayo ditong abang for our aircon. Dun din sa kabila, meron na rin abang. Tapos, may airwell ka dito para at least umiikot yung hangin. Diba? And I think that's another requirements para sa pagtatayo ng bahay. Now, nandito tayo sa ating master. Malaki yung master bedroom. Pero yung mga ang price pa rin ito is mga around 7 million pesos. I think this is really worth it kasi ang lapit mo lang sa ano, sa ang lapit mo lang sa tawag dito, malapit lang to sa transportation, sa palengke, sa school. Malapit to sa Mapayapa Village. So, kung alam nyo yung location na to, yon, lapit lang. Diba? Then, ito yung kanyang view ulit ng ating bedrooms. Okay? Malawak din siya yung furnace. No? Yan. Then, dito po tayo sa ating cabinet. So, nakahiwala yung cabinet natin pero still built-in cabinet pa rin. Okay? Then, dito na po yung ating common, this is our toilet and bath for our master bedroom. Malawak din siya. No? Yan. Now, ang isa pa sa maganda nito is meron siyang balcony. Buksan natin. Woo! Ayan po. Pwede ka maglagay ng halaman dito, no? So, ito po yung tapatan na townhouses natin dito. This is 8 units. However, isa na lang yung available natin. So, please, kung gusto nyo pong makita to at gustong-gusto nyo yung project na to, ang reservation natin is 50,000 pesos only. No? Ayan. So, tingnan lang natin dito sa part na to. So, makita nyo yung mga townhouses niya na tapatan po ito. And then, yun yung community niya. Aba, mahangin po dito, no? Nararamdaman ko yung hangin. Whew!